Habang masayang naglalaro ang mga batang kalalakihan ng football sa football field, ay malungkot na nagmamasid sa di kalayuan si Edward. Tahimik siyang nakaupo sa isang bangko malapit sa puno ng mangga. Kinuha niya ang kanyang journal at inilahad niya doon ang dahilan ng kanyang kalungkutan. Edward! Lumingon si Edward. Nakita niya si Jennifer, ang kanyang matalik na kaibigan, na siya lamang nakakaalam ng kanyang paboritong bangko sa palaruan. Anong ginagawa mo dito? Ba't di ka nakikipaglaro dun sa ibang mga batang lalaki? Wala naman. Hindi ko lang gusto. Umupo si Jennifer sa tabi niya. Napansin ni Jennifer na parang iiyak si Edward. O bakit ka malungkot? Mayroon kasing team na gusto kong mag-try out, kaso baka di ako kunin. Bakit naman? Paano ba naman lahat ng kasali yung mga mayayaman? Siyempre, iisipin ng coach na hindi ako kasing galing nila. Bakit kinausap mo na ba yung coach? Hindi no, nakakahiya kaya magtanong. Tugon ni Edward, sabay tingin sa malayo. Ang totoo, ayaw malaman ni Edward ang katotohanan. Baka mas lalo siyang masaktan. Halika na nga, puntahan natin yung coach at tanungin natin yung mga alituntunin nila tungkol sa kung sino ang pwede at di pwedeng sumali o mag-try out sa kanila. Paano mo malalaman kung hindi mo aalamin talaga? Natatakot akong tanungin, Jennifer. Paano kung malaman ko na hindi pala ako pwedeng sumali? Hindi ko makita ang rason kung bakit hindi ka nila papayagang mag-try out. Kasing galing mo lang kaya yung mga nandun sa team na yun. Baka nga mas magaling ka pa dun. Alam mo bang karapatan mong sumali sa team na gusto mong samahan? Halika na, alamin na kasi natin. Kung hindi ka nila papayagang mag-try out dahil sa hindi ka mayaman o dahil sa kung saan ka nakatira, hihingi tayo ng tulong ng iba. Umalis si Edward at Jennifer sa kanilang inuupuan at pumunta sila sa office ng football team. Dahil alam ni Jennifer na natatakot si Edward, siya na lang ang nagtanong. Magandang hapon po. Pwede ko po bang makita yung alituntunin nyo kung sinong pwedeng sumali at mag-try out sa team nyo? Bakit mo gustong makita? May kaibigan ako na gustong mag-try out, kaso nababahala siya kung baka hindi siya pwedeng mag-try out. Magaling siyang maglaro ng football at tiyak ko na maganda siya para sa team nyo. Binigay ng babae sa office ang isang papel na naglalaman ng mga alituntunin sa pagsali sa team. Habang nakaupo sila sa tabi ng office, binasa ni Jennifer kay Edward ang nakasaad sa mga alituntunin. Edward, ito oh, nakalagay naman na kahit sino kailangan at dapat bigyan ng pantay na oportunidad sa pagsali sa team. Sige na, mag-try out ka na. Binalik niya na ang papel sa opisina at sinamahan niya si Edward para mag-try out. Naglakad si Edward patungo sa coach at nagpaalam ito na balak niyang mag-try out. Saan ka nakatira, bata? Sir, sabi naman po sa alituntunin ninyo, kahit sino pwedeng mag-try out. Nakalagay din po doon na lahat na mag-try out ay bibigyan ng pagkakataon na maglaro sa team. Matapang naman na sinagot ni Edward. Biglang napabuntong hininga ang coach. Tumakbo agad si Edward sa gitna ng field upang ipakita ang galing sa coach. Agad siyang nakipaglaro sa iba pang mga nagta-try out. Pinapunta sa field si Edward. Habang naglalaro ang mga bata, nakitaan ng coach ng galing si Edward. Lumapit ito kay Edward at tinanong ang kanyang pangalan. Edward po, sir. Kasama ka na sa team. Magaling ka at matapang. Gusto ko yun sa isang manlalaro. Sabi ng coach kay Edward. Masaya namang lumapit si Jennifer sa kaibigan at niyakap ito. Laking pasasalamat ni Edward kay Jennifer sa pagtulong sa kanya.